Probinsyana. So good morning po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay magsisimba po ngayon dito po sa Tawi-Tawi, dito sa Barangay Bubon. So ako lang mag-isa pong magsimba dahil si Rhea din may masama po yung pakiramdam. Si Abigail naman, so naglaba po siya sa mga damit. So ako lang muna, at mamaya pagkatapos po magsimba, maghahakutan naman po kami ng binuungan, yung bunot, kasi naubusan na po kami ng bunot. So kasama ko po si tata tsaka si nanay siguro mamaya pagkatapos po ng liturhiya. So pasensya na po na ngayon na po ako nakapag-upload, dahil po lagi po ito yung ginagawa ko po, lagi po ako gumagawa po ng bibingka. So ito po yung lagi pong pinaka-abalahan ko. Ito po yung paggawa po ng mga kakanin. So nandito na po tayo sa sa kapilya po ng Tawi-Tawi. Magdibaya ka Maria, puno sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulan ka sa mga babae na tanan, o bulan... Oktubre 1, 2023, ikakawahag Domingo, ikakawahag unom nga Domingo sulod sa tuig. Antipunas pagsugod, o Ginoo may katarungan ka sa paghukom sa mga tao sumala sa imong gibuhat, kay nakasalaman kami kanimo og nakasupak sa imong kabubuton. Apan karon ipakita kanamo ang kahamili sa imong kasing-kasing, og buhati kami sumala sa imong walay sukod nga kaluoy. O Maria sa Pilipinas, palalip di kami sa mga katalagman, aga ka kami ngadto sa manluluwas, si Kristo kini ang mga pag-ampo nga hikan gayon sa kasing-kasing amo, mga pantuaw panlimasong upang aliyupo, luwas sa kami sa dayong kasubo. O Maria Reyna sa Pilipinas, palalip di kami sa mga katalagman, aga ka kami nagso sa manluluwas, si Kristo walang samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. So ako po yung magbabasa po sa pangalawang pagbasa po sa Ebanghelyo. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Nakapalig-on ba kaninyo ang inyong kinabuhi diha kang Kristo? Dilipay ba kamo sa iyang gugma? May pakighiusa ba kamo sa Espiritu? Sa Espiritu, may gugma ba kamo o kaluoy sa usag-usa? Kung mao ka na, awhagon ko kamo nga lipayon ako ninyo sa hingpit, pinaagi sa pagbaton sa samang katuyuan o hunahuna o sa samang gugma. Ayaw kamo pagbuhat bisag unsa, gumikan sa hinakog nga tuyo o sa walay hinungdan, natinguha sa panghambog, hinunoa, pagpaubos kamo sa wala gayoy paghunahuna nga kamo mas maayo kaysa uban. Pagtinabangay kamo og dili kay maoray inyong atimanon,
ang tagsa-tagsa ninyo kaayuhan. Ang ayong batunan ninyo ang nahuna nga gibatunan ni Kristo Hesus nga mao kini. Diha niya kanunay ang kinaiya gayud sa Dios. Apan wala siya maghuna-huna pagpakigtupong sa Dios pinaagi sa kusog. Kung dili sa iyang kaugalingong kabubuton, iya kining gibiyaan o gisulob niya ang kinaiya sa usa ka sulugoon. Nataw siya sama kanato o nakita siya ingon niya taw. Nagpaubo siya o nagmasinugtanong hantod sa kamatayon. Ang iyang kamatayon sa krus, tungod ni ini, gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan. O gihatag siya ngalan niya labaw sa tanang ngalan. Busa man mangluhod ang tanan binuhat niya atua sa langit, sa yuta o sa ilalom sa yuta, sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. O ang tanan magsangyaw nga si Jesu Kristo mao ang Ginoo, alang sa himaya sa Dios nga Amahan, ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Padiog manindog alang sa Ebanghelyo. Alleluia, Alleluia. Ito, so natapos na po yung simba. So ayan, nandito na po kami sa Tawi-Tawi pa rin. Kuha po kami ng ano, ng binuungan. Ha? Nadi ay? Asam rekalo? So kasama ko si tata, tsaka si nanay at si loloy. Yun o. Diara kau. Lapa ginay. Ganahan kay na may basa. Ang community mo anong bato? Ang basa-basa. So kami yung taga pasok ni nanay sa binuungan, tapos si tata yung ano, si tata po yung taga hakot para mabilis po matapos kasi andyan na naman po yung ulan. Kabaw lola. Darang badlungon, no? Badlungon. Badlungon. Pupunta po tayo dun sa pinupuntahan po namin dati ni nanay nung kumuha po kami ng ano, ng bunot. Kasi di ba may dalawang sako pa pong natira, kaya ako na lang yung kukuha, tapos dito ko na lang ilagay para si tata yung maghakot paakyat. 25 papalit ako ng kuanyo be. Agi lang atong bayad. 2 kilo. Ha? Aw. De maghakot naman kog bunot. So, ito yung dalawang sako. Ito yung ano ko. Yung bubuhatin. Balikan ko na lang yung isa. Tapos unahin ko itong isa. Balikan na po natin yung isang sako na lang. So, sold out na po. Pag ginahakot ko na po yung isang sako. So, si tata na yung bala sa pag-akyat po dun sa ano. Sa Bisaya pa, Bakilid. Yung iba po namin nahakot. Yung iba, inano na ni tata, inuwi na. Pangalawang balik niya
pangalawang balik na po niya to. So ayan, last na po yan. Kaya inantay lang namin si nanay, tapos may isang sako pa na binalikan si tata. Nan, hago. Nilalimpyong. Lapok. Ay, kaduha na din yung balik lo. Piong, nan piong, kapoy piong. Kapoy. Hi, bisag kapoy. So galing na po akong bayan. So ito na po yung pinagiling kong bigas. So ano po to, yung gamit ko pong asukal, puti. Kasi kailangan po ng puto. Kasi yung puto po kasi yung gamit po na asukal, puti. Kaya nilahat ko na. Ayan. Kasi yung gagawin po natin mamaya, yung lulutuin po natin mamaya, puto, asukal at saka yung bibingka. So ganun lang. Ayan. So pagkatapos nito, pigain na po natin yung ano, yung nyog para ihalo dito sa ano, sa bigas. So ito, luto na po yung ating bibingka, puto at yung sukara or pancake. So, madaling araw po natin ito niluto. Pinagtulong-tulungan po namin ni Tata tsaka ni Abigail. Order na po ito. Yung bibingka, order na rin. Yung puto, order na rin. Pati yung ano, yung pancake or asukara. So, sila po ni Ya String, si Pasyo, tsaka si, ano, si Ate Indat po yung nag-order po nito. So, hati-hati po sila niyan. So, babalot na po natin sa plastic.